Good day mga kisda. Yan, for today, ang gagawin natin ay magbabalot tayo ng mga goldfish, no? Or oranda, kumbaga, na ipapadala natin kay Francesca. So, hati kami dito. Meron kaming oranda dito, ayan. Ayan, galing ganyan kay Sir Andrew. Ayan, tapos sumunod mga kisda. At syempre, nakaready na rin yung mga box. Ayan. Ayan. Tapos, yung plastic. Ayan, nakagay na yung plastic siya. So, naka-erator yan para goods yung ano. Pero malapit lang naman, para nyaki lang naman yung location ni Francesca. At, yun. Magpapadala din tayo ng ano, ng isda na Goldie. Ayan. Japan Blue Gold Double Swordtail mga kisda. Ayan. So, samahan nyo kami. Ay, samahan nyo pala ako. Magbabalot ng mga isda. Yun. So mga kisda, unahin muna natin yung mga gabi. Unahin muna natin mga gabi na balutsin. Kailangan natin ng fish tank. So ito mga isda, matagal na ito na dinala ni Sir Andrew dito sa isda. So ngayon lang talaga ito napadala. No, ganyan gawa ng ano dyan, tiyari. Busy. So si Francesca Maris na ano yan, matama sa ano, ating namin yan sa Philippine Fishing Report. Sobrang bait niya yun Maris na. Bali sa kanya, 8 piraso ang iyaan natin, no? Papadal sa kanya. Ito lang, sobrang cute ng oranda. So mga kakasita natin dyan, disclaimer lang. So, malit kasi nalagyanin yan. Kasi plastic talaga siya. Ayan, so ito yung oranda. Ayan. So ayun yung ipapadala natin sa kanya.
So, sa mga isda natin dyan, maliit yung lalagyanan. Kasi malapit lang naman yung paranyaki. So, pasensyahan nyo na. Mga kaisdanan, bago ang lahat, no, bibitahan po namin kayo, meron po kami virtual show na ginaganap, magaganapin pa lang, kumbaga. Sa mga kaisdanan natin dyan, mga gapi, nalag-alaga ng gapi, lumalaban sa show, ayan. So, bibitahan po namin kayo ng Philippine Fishkeeper na makasali sa aming virtual show. So, ipapadala natin kay Francesco, walong oranda. Ayan. Walong oranda, tapos isang trio ng double sword. So, ito yung isda na ipapadala natin kay Francesca. Ayan, ang ganda. Sobrang solid. Solid na ba ito? So ito, ipapalalamig natin. Eh, dapat ako ang maghahatid na isdang ito. Eh, syempre, alam niyo naman si isdang yung mga medyo missing. Dalawa na lang. So ito yung papadala natin na isa. Ito may papadala natin. Sobrang solid. So, dalawa na lang mga isda. At kahit pa paano. Eh, salamat kay Francesca. Ito ay yung iba, bigay niya sa akin. So, meron ako alagang oranda dito sa so, very thank you very much, Francesca. So, yun. Tapos, so, kasya pa naman siya. Wala ko. Kasi hindi niya alam ito. Hindi niya alam ito. Kasi nag-video call kami kanina. So, magpapadala tayo ng tubig sa kanina. Yeah.
natin. Para kahit paano may hamak siya. Pakain sa isda niya. Buwan ng life goods yun eh. So it's too big to spoon. Apa nak lagi? Paintbrush. Sticker ni stani hubun. Mau lagi. Eh, tu mau yupa? Tu paling sti. Yung Magna Dap niya, ewan ko gusto niya ng Magna Dap niya. Sige, wait lang. Maghahanap tayo ng Magna Dap niya na papadala sa kanila para makapag-culture siya. So mga kisda, ito. Dito natin yung ilalagay yung Magna Dap niya. Tapos kukuha tayo ng Magna Dap niya doon sa reptop. So check lang natin kung mayroon pa yung Magna Dap niya. Tapos dyan natin ilalagay. Alam ko mayroon pa. Ay, marami pa. Ayun o. Kita nyo ba? Ayan. May Magna Dap niya pa sa gilid-gilid. So, punuin lang natin. Ayan. Tapos ilalagay natin dito. Yun o. Tapos, pinakailalim merong pe. Ayan. Kwarenta yung magna. Para, meron na siyang magna duck niya sa kanyang palaista. Ayan. Kasi mga kaisda, naubos yung magna duck niya natin dito. Alam nyo kung bakit. Kasi ako, naglagay ako ng mga guppy dyan. So malakas pala kumain yung guppy. Yun. So naubos. So ito mga kaisda. Meron ng Magna Dap niya. Yan. So ilalagay natin dito yan sa ating lalagyanan. Dun sa box na yun. So mga kisda, ito nga, ito yung ating Magna Dap niya sa ipapalutin. So Francesca, alam mo na yan, maghahanap ka ng yeast. So yung yeast, kahit papaano, kakanawin mo siya sa galon. Basta pag lumingin ako na yung tubig, my friend, which na yan. So, ako na bahala, chill. Bilangin ko lang mga kisda ulit. Bilang kisda. Bilang kisda. Ano natin ito? Pansin siya na merong magulo ha. Naririnig yung boses mo.
dahil may sinusumpit-sumpit siya dun sa ibabaw yung kung ano sinusumpit niya dun. 8 na mga kisda. So 8 na yung nandyan. So ilalagay natin yan doon sa lagyanan. So mga kisda, ito na yung lagyanan niya. So dito may mga isda. Right? Babalutin na natin. Bilis na natin dahil bilis. Pakulan na naman. Mahirapan si Ryder. So yun nga mga kisda, ito, sa mga oras na to ay nagbubuk tayo ng lalamong. So waiting lang si Ryder para pick upin yung isda ni Francesca. So mga kisda, na-pick up na ni Puya yung ano, yung ating isda na dadalhin sa parin niya kay Francesca may Crisostomo. So sa mga kisda natin dyan na nagpapalalamo, yan. Pwedeng-pwede si Kuya, lalagay natin yung name niya dyan para kahit pa paano, ma-book mo siya. Ayan. Apo, sir. Ingat po, sir. Thank you po. Apo, chat-chat ko na lang po siya. Thank you po. Ingat po, sir.